Hello guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. Ang vlog natin ngayon is gagawa tayo ng simpleng ulam na upo recipe. So, samahan niyo ako guys. Let's go! So, ayan guys. Ito yung ating primary na ingredients. Ang upo or bato gourd. So, ganito ko siya hiniwa guys. Hindi siya makapal. Hindi rin siya manipis. Katamtaman lang siya. So, ayan siya. Ayan. And then, ang sunod nating ingredients ay kamatis or tomato. So, ganito ko din siya hiniwa. Maninipis lang, maliliit. Ayan. So, ayan. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyong hiwa. So, ang next na ingredients natin is yung baboy or pork. Frinay ko siya guys sa I make it fry. Ayan. Until become golden brown like this. Ayan. Ayan. Then, syempre, kailangan din natin ng sibuyas or onion. Ayan. Kailangan din natin ng bawang or garlic. Ganito ko siya hiniwa guys. Depende sa inyo kung ano yung hiwang gusto nyo. Ayan. And then ang sunod is yung ating black pepper or yung ating paminta. Next is yung ating sin or salt. Konti lang guys. And syempre, pag nagluluto ako, hindi nawawala yung aking patis or fish sauce. And then, syempre, kailangan din natin ng panggisa. Vegetable oil. Or any oil. Depends on you. And then, syempre, hindi mawawala ang ating magic sarap. Let's get started, guys. Let's go. So, first step natin sa ating pagluluto is magpainit tayo ng ating palayok or fan. And then, antayin natin uminit, then lalagyan na natin siya ng mantika or oil. Kapag mainit na, syempre ilalagyan na natin yung ating mantika. Then, ang gagawin lang natin, ihalo lang natin na ganyan. Then, ilalagyan na natin yung ating bawang. Then, antayin lang natin ulit siya maluto until light brown. Then, isunod na natin yung ating onion or sibuyas. Sibuyas. Then, halo-halo lang po mga kamamushi. Hayaan lang natin hanggang maluto yung ating sibuyas. Then, mix it well. Haluin lang lang mabuti. Hayaan lang ulit natin maluto yung ating kamatis or tomato. Ayan, okay na yung ating tomato or kamatis. Then, we will put na yung ating upo or bato gourd. And then, mix it well again. Ayan, haluin lang ulit natin siya na mabuti. Hintayin lang natin siya naluto ng konti. And then ilalagay na natin yung ating fish or fish sauce. And then, syempre, kailangan din natin ilagay yung ating paminta or black pepper. And then, mix it well or haluin na mabuti.
And syempre, kailangan na din natin nalagay yung ating magic syrup para sa pampalasa. Then, haluin ulit natin siya. Mix it well, guys. So, ilalagay na natin yung ating pulpor bubble. Then, haluin ulit natin siya. Mix it well, guys. Halo-halo lang tayo. Antayin natin hanggang maluto. Makikita naman natin kung luto na siya. Ayan, malapit na siyang maluto. So, lagyan natin siya ng tubig. Para naman kahit papaano, may konting sabaw siya. Then, haluin ulit natin siya. Mix it well, guys. Ayan, konti na lang. Maluluto na siya. Completely. Ayan, dahil linagyan natin siya ng tubig, medyo nawala yung lasa niya. So, dagdagan ulit natin siya ng asin or salt. Then, haluin ulit natin siya. And then, we will wait a few minutes para maluto yung ating upo or battle gourd. And finally, guys, it's done. Yum. Ang bango niya, guys. Wow. Nakakatakam. That's it na. And that is our vlog for today. Hope ko na nag-enjoy kayo. And thank you for watching. At kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, please like and share. And don't forget to subscribe. Pakiclick lang po yung red bell button below para lagi kayong updated pag may mga bago akong video. Thank you for watching. Keep safe lagi and God bless. Bye!